nakakaloka rin si Ate V. Nagdaan yes. si Ate V. Pero sa TikTok, pinalitan. Pero ikaw talaga binibili ko. Sabi ko sa kanya. Hindi, sinabi ko talaga kanina. Oh. Pero ayaw. Ayaw nga eh. Pero marami nagtutulak sa Eliza. At lalo na yung dati mo, pangarap niya maging beauty queen siya. Sasali ba si Eliza Soberano sa susunod na pageant? Yung mga nagtatanong kung si Sarah Geronimo ba ay magiging kapuso na, na bakit si Piolo Pascual, kapamilya pa rin ba? Hindi naman dahil Bea Alonso ka eh, di ba? Pag nagbitaw ka ng pangit na salita, ay naku, markado ka. Hindi ka makakabalik doon. Sabihin mo kay Bea, eh, sa panahon ngayon, hindi pwedeng magtanim ng hatred. Nakakaloka mga comment. Galit. Oo, grabe. Hello mga ka-update! Ito po ang mangaling. Ito po si Mabalon! Bakit kailangan bumati agad? Hindi, kasi tayo na nagre-request. Re-request? Wala naman kami nababasa sa comment down below. Hindi. Sino mga nagre-request sa'yo? Nagre-request yung pinsan ko. Ay, kapatid ko. Na nasa kapatid ko. Re-request na nila. Nagre-request na nila. Nagre-request na nila. Mga fans talaga. Oh, at ito pa po si Mama Ong sa Sin OGD. At ito pa nga ba ang lagi nyo iniinit sa amin? Chika mo na! Dali! Ayan, ako, Lloyd, katatapos lang ng binibining Pilipinas. Yes, Nay. Ako, kung ang mga kalalakihan, merong mga ano basketball, Super Bowl, at kung ano-ano. Eto, para sa mga kababayan, at sa mga ate natin sa LGBTQ community, ang inaabangan taon-taon, di ba, Nay? Correct. At naging controversial nga ito dahil nag-trending si Catriona Gray. Yes! Hashtag Catriona Gray, tsaka hashtag Venezuela. Binibini 7, Magic Cruz from Venezuela. Nagkamali lang naman siya. Hindi. Feeling siguro niya nasa Miss Universe. Pero ano yun, hindi naman siya. Parang slip of the tongue lang yun. Yes. Alam mo, sa totoo lang, ako okay yun. Na? Yung nag-slip of the tongue si ano. Nagkamali siya yung Valenzuela, naging Venezuela. Hindi naman ikinabawas ang kanyang beauty yun. Oo naman. Hindi ikinabawas ang talino ni Catriona, bagkus, ikina-controversial pa niya. Diba? Yung buong gabi, eh, super perfect si Catriona. At si, tsaka si Cordobes. Nicole. Si Nicole. Wala. Baka hindi sila mag-trending. Our next judge is the multi-awarded brother. Kaya, okay yun. Kasi kung magkamali rin si Liza ng pagtatanong, ganun din, ma-viral din siya. Top trending yun sa Twitter. Diba? At least meron at ibang pinag-uusapan, no? At saka yung nag-trending din yung tanong ni Kuya Boy. Yes. Na when is it okay not to be okay and when is it not okay to be not okay? At nakakaloka rin si Ate V. Nagtanong si Ate V. Pero sa TikTok, pinalitan. Ha? Ano mo nilagay? Naku, eto, Loy. Celebrity guest panelist, Congresswoman Vilma Santos Recto. Kindly turn to your back to see the question. Sana, tuwing umiinom ka ng alak, habang hinihitit mo ang sigarilyo mo, sana maisip mo rin kung ilang pagkain ang tinis kong hindi kainin habang nilulustay mo yung mga perang pinadala ko para lang makapagpadala ako ng malaking pera dito. Hindi mo ako naiintindihan. Hindi ko hiningi lahat-lahat na binigay niyo sa amin. Kayo, may gusto na hindi ako. Nakakaloka. Alam mo talaga ang mga Pilipino pagdating sa paggawa ng memes ng kalokohan. Ay, gusto number one tayo talaga. Iba. Nakakaloka. Pero pasok yung pag-dubs match, ha? Oo, in fairness. Diba? Pero talaga kagabi na, no? Ang hirap talaga mag-design siguro. I could just imagine yung hirap ng mga judges. Kasi talaga ang gagaling nila lahat, ang gaganda nila lahat. Andun
ka. Yes, I was there kasi nga, Itzy naman, kasi Liza, tsaka si Enrique. Oo. Chicago naman kami na yung mga ano, hindi namin nakita sa ano, TV. Mga sidelines. Oo. Ang capacity na 11,000. Oo. Pero mga 200 lang. Grabe, no? Kasi parang Lloyd, dalawang upuan ng pagitan ng bawat isa ng audience. Ganon. Kahit naman sa mga judges, walo lang yung kakasya, pero 13 yung pinili. Kaya, sina Ate V, saka si Kuya Boy, at saka si Bea Santiago, sino pa ba? Tapos may isa pa. Oo. Kumbaga, Loy, walo yung nasa floor na live, naka-tape na yung lima. So, kasi nga yung restrictions. Correct. Andun si Kuya Boy kasi parang nag-coach yata siya sa mga contestants. Para lang yung mga contestants, hindi na sa kabahan pagsasagot. Yes. Ganun ang nangyari. Kaya nandun si Kuya Boy. Eh. So, at syempre, ang nag-invita sa amin, si Tita Diana Forrest. Wow. Oo. Tsaka si Miss Dyke Forrest ng Cebu. Kaya sosyal. Bongga! Oo, tapos ang Diyos ko, nagtabi si Liza. Kasi Katriona. Oh! Ay, grabe. Grabe. Side by side. Oo, diba? Nag-trending din yan at nag-viral yung picture na yan. Ako nag-post ng picture na yun. Wow! So, yung pala yung galing, ha? Oo, correct. Tapos, si Liza, syempre, may pressure na naman. Oo. Kasi kaya nag-judge si Liza together with Ken. Kasi para lang din matapos na yung issue. Sasali ba si Liza? Nag-judge na si Liza. Kaya yun, tinanong ko ulit si Liza. Actually, nauna ko itanong si Ken. Kung anong feeling niya, na nag-judge siya. At habang nanonood ba siya sa entablado, nai-imagine niya na isa sa mga contestants si Liza. Oo, nabivisualize ba niya? Oo. Tapos tinanong din natin si Liza. Oo. Ayan, ito panoorin niyo. Feels good. I mean, all the contestants were super smart. I expected, a lot from them, and they really showed up tonight. Wala na, I just really feel bad, that I wish all of them could go home with a crown, but of course, you can only pick six. But, maybe next year. But all of them, I was super proud of all of them. Nakikita ko nga, sabi, ano number mo ulit, Rupi? Yung Liza? Number ano ka ba dyan? Ba't wala ka dyan? Lagi ko sumisilit. Sabi ko, pero ikaw talaga binibini ko. Sabi ko sa kanya. Hindi, sinabi ko talaga. Pero ayaw. Ayaw nga eh. Okay na yun, sige. Baka ano na lang. Miss Universe. Baka Miss Universe next year. Dahil joke kasi lang. Kasi marami nagtutulak sa kanya eh. Kaya nga eh. Ano, Hopi? Miss Universe na? Ayaw na talaga eh. Gusto niya behind the scenes. Oo. Pero feeling ko mananalo yun pag sumaan yun si Hopi. Naku, wala nang... Wala na competition. Diba? It's no competition. Ito na. Yan yung Miss Universe na. Dito na yung... Anong feeling? Yung nag-judge ka. First time, no? Nakakaawa. See? That's what ano I said nakakaawa? Too. Kasi ang daming magagaling. There's too many girls to choose from. And it's hard because you can't just base them off of their looks, diba? Yeah. It's the complete package. The way they walk, the way they talk. The way they carry themselves. So it's really hard. Oo. Na-imagine nga ni Ken, ikaw ay nasa stage at tinatanong niya kung anong number mo. Pero marami nagtutulak sa Liza. At lalo na yung daddy mo, pangarap niya maging beauty queen ka. My dad is funny. No, I really appreciate all the support and the kind words, but I really don't think pageantry is for me. I'd rather be behind the scenes. I'd rather judge maybe, but... Yeah, I don't think I can commit to that kind of lifestyle. Like they said, it's a sport and it's really, you have to be dedicated and passionate and it's not something that I can allot that much time to. Nakakaloka, no? Talagang hindi siya tinatantanan. Tuwing pageant season na lang talaga, mapa-local o international, hindi talaga namawala yung tanong na, sasali ba si Liza Soberano sa susunod na pageant? Oo, Loy, hindi na talaga. Wala sa kanyang kamalayan na siya'y sasali. Although maraming nagtutulak, natutuwa na si Liza noon na siya'y tinutulak. Pero hindi nga para sa kanya daw yun. Meron naman mga ganon, di ba? Oo. Pero tinaman naman, sabi ni Ken, ang Miss Universe, sigurado panalo si Liza. Wala na doon competition. Diba?
Anyway, Loy, so sa mga nanalo, oy, walang itulak Cavitin, ha? Wala talaga na. Grabe, ang gaganda. Alam mo, nakita ko sila in person. Oh my God. Ito sila, oh, ang gaganda. Akala ko yung mga grabe lang yung mga makeup. Ay, hindi, magaganda sila. Kung mapapansin mo, Loy, walang binibining Pilipinas universe. Oo. Kasi nga, kinuha na ito ni Shamsi Supsup. Tsaka ni Jonas Gafford. Yes. So ito nag-ano sila, yung international, intercontinental, Miss Grand International, tsaka Miss Globe. Naiwan pa rin yung apat na corona yun sa Binibini Pilipinas Charities. Correct. Diba? Pero magandang presentasyon. Nananatili pa rin. Tama naman sinabi ni ano Catriona Gray na most prestigious pa rin, di ba? Ang Binibining Pilipinas. Correct. Congratulations, more power sa Binibining Pilipinas Charities. Yeah. Di ba? At good luck sa ating mga queen. Bring home the crowns, di ba? Yes. At ito na! Wala man ang prangkisa, pero nananatili ang corona sa ABS-CBN, di ba, Nay? Ramdam, di ba? Talagang nandiyan pa rin ang crowning glory kahit na tayo nakalugmok ngayon. Hindi iniwan ng mga kapamilya stars. At nagkaroon sila ng ABS-CBN Kapamilya Day Live sa ASAP, di ba? Oo, ando na mga bossing, si Sir Carlo Patigpak, si Tita Cory Vidanes. Yes. At syempre, nag-compose si Vice ang kanyang awit din para sa ABS-CBN. Yung pakikipaglaban niya at ng iba pang mga artista na naniniwala na manunumbalik at darating ang araw na makukuha ulit ng ABS-CBN ang lahat ng ipinagdarasal ng sambayanan. Siyempre, ang prangkisa. At despite the fact na walang prangkisa, hindi ito naging dahilan para malugmok ang ABS-CBN. Patuloy na pinatutunayan ng ABS-CBN kung gaano nila kamahal ang taong bayan. Yes. Imagine mo, Loy, sa digital sila pa rin na nangunguna. Tama! O, ibig sabihin, mahusay talaga magpalakad ang ABS-CBN. Mm-hmm. O, tapos, di ba, may chika na. Yung mga nagtatanong kung si Sara Jeronimo ba ay magiging kapuso na, sinagot yan ni Sara. Yeah. At ang sagot ni Sara ay eto na! Nasusunod na! Kapamilya pa! Ay! Nakaunat pala siya. Hindi kayo, ano, gusto niyo i-dial ko ulit yung sinabi ni Carl Sagasi. Sabi ni Sara sa kanyang mensahe, mga kapamilya, nandito pa rin ang ating pamilya dahil sa hindi nagbabagong pagmamahal natin para sa isa't isa. Hindi kami magsasawang paulit-ulit kayong pasalamatan dahil paulit-ulit nyo rin pinapatunayan na ang magkakapamilya hindi nag-iwanan. Mahal na mahal po namin kayo. Ayan. So talagang kapamilya pa rin si Sara Jeronimo. Ika muna, bakit si Piolo Pascual kapamilya pa rin ba? Kapamilya pa rin na! Ano sabi ni Piolo? Eto na, inasusulat! Kapamilya, thank you for continuing to let us into your homes through all the different available platforms. As we face a lot of hardships and difficulties this last year, your support and your trust will always be an inspiration for us to continue to be in the service of the Filipino. Maraming salamat po! I'll see you soon! Oh! So, nagpapahinga lang si Papa P. So talagang kapamilya pa rin siya, Nay, no? Bagamat, di ba, daming lumabas dahil nga lumabas siya dun sa, ano, sa TV5. Dami nagtatanong, oh, baka magsi-7 na rin siya dahil nandun si, ano, si Sir Johnny Manahan, yung tatay-tatay niya. Oh, nandun na rin, kapuso na rin si Mr. M. Sa mga hindi nakakalam, si Mr. M at si Miss Mariol ay dating head ng Star Magic. Yes. So, feeling ko, Loy, si Mr. M, tsaka si Miss Mariol. Miss Mariol ay doon din siya sa talent center ng GMA. Yung nakahawakan nila. Kasi kung maraming napasikat sila dito sa ABS-CBN, posibleng maidiretso na rin yung career ng iba doon. Ganon. Pero, Nay, meron akong tanong. Diba dati, yung sinabi ni Piolo,
nung nagpaalam siya, pagbibigyan lang niya si Mr. M dahil nga siya ay magdidirect ng Sunday show doon. Okay. So ngayon si Mr. M, ayan na nga, mukhang kumpirmado ng kapuso na. Pero ba't kaya hindi sumunod si Piyoro sa kanya doon sa GMA? At eto, pinatunayan niya sa kanyang message na kapamilya pa rin si Piyoro Pascual. Well, choice naman ni Papa P yun. So sa bagay. No. Tsaka feeling ko sa at this point, no, parang sa hindi mas sa dami ng pera kundi sa medyo nakakaigi-igi na yung buhay ni Papa P. Mm-hmm. Di ba minsan pag meron ka na sa buhay, parang mas gusto mo na lang gawin yung gusto mo. Di ba? Mas gusto mo na lang gawin yung gusto ng puso mo. Mm-hmm. So siguro at this point, gusto ni Piyolo na supportahan ng ABS-CBN. Yes, na sa panahon ngayon na naglilipatan na nga yung iba na naiintindihan naman natin, no? Yes. Parang gusto siguro patunayan ng Papa P na andito pa rin ako, ha? Medyo nag-busy lang ako sa pelikula pero kapamilya pa rin ako. Diba? Ganyan na ganyan din na yung sinabi ni Angel Locsin, eh, diba? Si Angel Locsin, oo. Na hindi daw oras para iwan ang kapamilya. Exactly. Habang nakalugmok, diba? Na nandito siya, magsistay daw siya hanggang sa makaraos ulit, makaahon ng ano, kapamilya channel. Sabi niyo yon? Oo. Hindi niyo ba pinaparinggan si Bea doon? Ay, so big. Kasi si Bea matagal na sa GMA, eh. Hmm. Matagal na, eh. Tapos, di ba, sila ni Jake Vargas pa, no? Bea Alonso! Ay, ako naman yung si Jess! Sorry. Inanap ko din may ha? Jake Vargas! Hindi, alam mo, hindi pinariringgan. Yan ang paglilino ni Angel Locsin. Wala siyang pinariringgan. Bagkus naiintindihan niya yung mga artistang mula kapamilya naging kapuso. Mm-hmm. Naiintindihan niya yon. Mm-hmm. Oo, yun. Pero in speaking of, ano, of Bea Alonso, ay nakarating sa akin na nanonood si Bea ng ating showbiz update. Ay, hi, Bea! Yes, talaga? Oo. At natutuwa daw siya dahil hindi natin siya ginajudge. Ay, oo naman. Kaya na ako ay kapamilya. Mm-hmm. Sabi ko nga sa kakwentuhan ko, sabi ni Bea, natitend siya pag pinanonood ka niya kasi baka... Bakit? Baka daw kung ano sabihin mo, eh alam mo naman daw parang naniniwala yung mga tao pag ikaw nagsasabi. Oh. Buti na lang daw sabi, buti na lang ano, naging fair sa akin si Tito Och. Oh. Sabi, oo naman, pag... Hindi naman dahil sumisipsip ako kay Bea or hindi naman dahil Bea Alonso ka, eh, di ba? Yung sa akin, kailangan talaga unawain mo kung saan nanggagaling, bakit lumipat. Di ba? May pinanggagalingan yan, eh. Kung sasabihin mong hirap ng buhay, ayan, intindihin natin kasi kailangan may binubuhay siya, eh, na pamilya. Or gusto niya nang ituloy-tuloy ang kanyang craft, yung kanyang passion sa pag-arte, di ba? Kaya nandun siya. Alam mo, gano'n lang naman ang buhay na basta importante, napakaliit lang ng ating industriya. Mm. Umiikot lang yan. Mm. Dapat hindi tayo nagpapautang ng salita. Yes. Oo, lalo na sa lugar na pinanggalingan natin. Totoo. Kasi baka dumating ang oras o dumating ang panahon na doon ka pa rin pala babalik. Yun lang naman yun. Totoo. Pero pag nagbitaw ka ng pangit na salita, ay naku, markado ka. Hindi ka makakabalik doon. Tama. Eh, paano pag nawali ka doon sa kabila, di ba? Di, saan pa ako pupunta? Eh, kasi tama. Naman nagsabi ako ng di maganda. Kung may mga artista akong ganyan, hindi si Bea ganyan. May mga artista akong kilalang ganyan na talaga nagsasalita na sila ng tapos na hindi sila babalik doon sa kanilang pinanggalingan. Klo! Sino? Ay, napatitig na lang sa kanya kasi sumigaw na naman siya. Clue! Sino? Noon, wala naman ako pinariringan. Hindi. Hindi, diba? So, ganun lang siya. Ang sabi ko nga sa kausap ko noon, sabihin mo kay Bea, sa panahon ngayon, hindi pwedeng magtanim ng hatred. Yeah. Oo. Kaya nga daw pala si Bea, nagsalita. Ha? Huh? Nag-vlog siya. Mm-hmm. Yung solo niya na nakaupo siya. Tapos yes, oo. O, kasi daw baka daw mahusgahan natin siya kaya magsalita. Diyos ko, kahit hindi ka magsalita, Bea. Hindi ka, so, hindi ikaw yung rason bakit siya nag-vlog mag-isa. Hindi kita huhusgahan.
Siguro deny, no? Kaya din na, ano, kaya din naisin ng mga tao na baka pinaparinggan ng ibang mga stars yung ano. Kasi madalas ko nakikita dun sa mga post ng mga, ano, balita tungkol sa mga nagko-comment dun sa mga lumilipat. Ang nasa ilalim, you had us at your best. Kumbaga, we will stay with you in your during your worst. Uh-huh. Eh, di ba, dialogue yun ni Bea? Ano ni John? Oo. Pero syempre, ayan, tingnan natin ano, kasi meron ding ano, baka daw ma-push na yung John Lloyd Bay sa Kapuso. Ay, sana! Di, bongga, di ba? Alam mo, importante naman dyan, ano, yung experience ng nila bilang Kapuso sila. So, magkakaroon na sila ng ano, comparison. So, pag may trabahong ABS, ganito. Pag may trabahong Kapuso, ganito. So, magkakaroon sila ng conclusion. Alin ang mas magaling? Pagdating sa paggawa ng teleserye. O yun lang naman yun, yeah. Di ba? At saka siguro na yung ano, madadala din nila yung mga natutunan nila. Tapos may matututunan din silang bago. Baka mali mo, pag lumipat sila uli, dala din nila yun, di ba? Correct, di ba? So, importante, maliit lang ang mundo. Huwag tayong magpakawala ng salita. Huwag tayong magsabi ng hindi maganda dun sa pinanggalingan natin. Totoo. Kaya yan, si Bea, si John Lloyd, yes. Si Pokwang, yes. Ngayon nasa kabilang istasyon na sila. Yes. Ayan, i-wish natin sila ng good luck. Totoo. Oo. Huwag tayong magpa-apekto, nagtatrabaho lang din naman sila. Diba? Diba? Basta importante, sa industriya na ito, tayo ay magkakasama pa rin. Uy, sabi niyo, tiyatawanan natin yung mga lumipat. Hindi. May naalala ko nung sinabi mo yung parin. Parin, bakit? Kasi ano? Nga, di ba, si Wilma Dacen. Engaged na sa kanyang non-showbiz boyfriend. Wow. Nag-propose na ang kanyang boyfriend na si Jeric Livelo Parin. Ayun. So, hindi ko makuha yung connect. Ba't ka natatawa? Hindi. Naalala ko. Kasi, ang pangalan niya, Wilma Dacen. So, pag napangasama niya si Jeric, ang magiging full name niya na, Wilma Dacen Parin. Hindi, di gagamit, nag-iba na yun. Siyempre, nag-asawa na siya. Oo nga, Wilma Dacen pa rin. Hindi, siyempre, iba na yung apelido na ng lalaki yun. Oo nga, Nay, Wilma Dacen pa rin. Kahit nag-asawa na siya? Oo, Wilma Dacen pa rin. Ano yan, ikakasal na siya, siyempre, apelido ng lalaki yun. Wilma Dacen pa rin nga. Pero di ba binabago? Wilma Dacen pa rin nga. Kasi nga yung pangalan ng lalaki o Jeric Livelo pa rin. E di ba natakasawa niya? Wilma Dacen pa rin na yung pangalan niya. Makasawa niya si ano? Pari yung ako ni ABC. Oo. Wilma Dacen si. Diba? Paano kung ang pinito na papakasam niya ulit? O, oh, edi ayun na, Wilma Dacen ulit. Walang contribution. Walang entry. Meron, no? Meron akong friend. Jeremy Dinger. Paano kung yun ang napakasawa niya? Ano pangalan niya? Okay. Edi Wilma Dacen. Anyway, di ba? Congratulations, Wilma at saka Jeric. Yeah. Diba? And with that, kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy, kaibigan niyo pang ating episode ngayon. Huwag mong kalimutang mag-comment below, i-click ang like button, at huwag mong kalimutang i-click ang notification bell. At syempre, pag-click niya, kayong unang-unang mano-notify para mapanood yung aming latest updates sa Showbiz Chika. Yeah. At syempre, huwag niyo kalimutan din na may bago kami entry dyan sa OGDS personala na to. Yes! Oo, nakakaloka mga comment. Dali. Oo, ha, grabe. Dun sa in-intel din natin. Oo, kung mabubasa niyo lang. Ay, nako.
At syempre, ang kanya-kanya naming channels. Ang Mama Loy po, mag-subscribe na po kayo. That's M-A-M-A-L-O-I. Salamat po sa mga nagkagusto din sa aming pong Condo Tour Makeover. Yes. At syempre, ang Tita Jess Channel. Konti-konti na lang po. Ida na naman. At may ipopose ako, antayin nyo yung ano ang ginagawa natin dito. Yes. Behind the scenes. Yes, antayin nyo yun sa channel ko, sa Tita Jess. At konti na lang, 100k na. Ilan na lang? 16,000. Ha? 16 videos pa. Ako, nakakaloka. At syempre, ang OGDS Channel. Yes. Ay, maraming salamat po sa nakagusto at nakaintindi at nagbalik loob kay Robin Padilla sa aming yes. part 1 and part 2 ng aming interview. Ayan. Ay, abangan niyo pa yung susunod ko. Meron pa ako. Oh. Ayan. And with that, mga kaibigan, ito po yung lingkod. Papawasin ang OGDS na laging nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo, ito yung mga gawin na huwag po tayong makakalimot na magpasalamat sa Panginoon. Dahil tayo kanyang gising, ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay-sabing, every gising is a blessing! Ito pa nga ba ang lagi niyong hinihirit sa amin? Itchy ka mo na! Buti na lang, hindi mapapangasawa ni Wilma yung friend ko. Sino? Si Justin Matter. Justin Matter? Yeah. Ano, kung napangasawa niya yan? Ang full name niya na, Wilma Doesn't Matter. Oh my God! Aray ko! Ang corny-corny. Ayoko na mag-entry.